Uy, nandiyan na pala kayo. Sorry, kanina pa pala kayo dito. Actually, may iniintay ako eh. Ang tagal ko na dito, kanina pa ako na 9 a.m. Eh, magta-10 a.m. na, 11 o'clock yung call time namin. Tagal nila. Oops! Wait, narinig ko yan. Ako excited? Hindi. Sino ba hindi may excited? Eh, pupuntahan ko lang naman ang isa sa pinakamasarap na Korean restaurant dito sa... Sino ba naman hindi ma-excite? Dahil pupuntahan lang naman namin ang isa sa pinakamasarap na Korean restaurant na Sanggipsalan dito sa Rosario, Batangas. Magandang umaga mga ka-food buddies! Isa ka bang Korean fan na mahilig kumain? Naku, pag-usapan natin yan. Ako si BJ Lowy, ang inyong ka-food buddy. At tara, samahan niyo ako dito sa bayan ng Rosario at ating tikman ang isa sa pinakamasarap na Sanggipsalan ng BJ and Caleb's Korean restaurant. Hello, nandito na ako. Oh, asan kayo? Hindi ko kayo makita. Ah, nasa tapat ako ng munisipyo. What? Andiyan na kayo sa Sanggipsal Express Dine and Play? Okay, sige. You know what, guys? Minsan ang unfair ng life. Eme, tara, biyahe na tayo. Bye! So kung katulad ko kayo na walang sariling sasakyan, kasi walang budget yung production namin. So ito, mula sa munisipyo, sasakay tayo ng tricycle papunta sa Sanggipsal Express sa halagang 20 pesos. Tara! So narito na nga tayo ngayon sa Sanggipsal Express Dine and Play na matatagpuan sa barangay Namunga, Rosario, Batangas. So bale, yung restaurant pala nila ay matatagpuan sa second floor. And yung first floor kasi nila ay may mga iba't ibang store na matatagpuan dito. Kaya tara, akyat tayo! Hi, Lowy! Welcome to Sanggipsal Dine and Play! Matapos mo akong iwan dyan? Sorry na, gutom na ako! Wala, sorry. Then, dahil dyan, ikaw maglilibre today. Tara na! Tara! Ang ganda dito! Gusto ko yung... Oo, gusto ko yung kulay, yung combination ng mga kulay dito, ng furniture and all. Matataka mo na talaga kung bahay. Oo, that place. Location din is very good. So. Uy, by the way, kilala mo bang may-ari ng Korean restaurant na ito? Hindi eh. B, kumari ko siya. Uy, sino? Si kumaring Clarice Masilungan. Clarice Masilung? Yeah. Sabihin mo pa utaw. Sure! Hindi, alam mo ba kung gano'ng nakatagal itong Korean restaurant na to? Hindi, alam mo ba? Hindi, joke. Hindi, isang taon na to, 1 year na to, na-establish. Eh, how about the bestseller nila, alam mo? Yun lang, hindi ko pa alam. B, alam ko. Yung mga best? Ano nila dito? Ang pagkakaalam ko, ang best seller nila is yung Anli pork with Anli side dishes and Anli sauce. Cool. Diba? Ang sarap. Kasunde ba ganda? Ano pa? Meron pa ba? Order tayo! Makakatakang. Tara! Oh my God, jam it up! Tara! Let's go! Ayan! Habang pumipili kami ng uupakan dito, huwag kayong maglilipat ng channel dahil susunod na ang Plato Pick at ang makabuluhang chikahan with our friends. Dito lang yan sa The Food Buddies! Papasarap ko. Ito masarap na pag may ano eh. Pagod sa work? O pagod sa online class? Kahit ano man yan, kayang-kaya. Basta kasama mo ang the best coffee of the station. What are you waiting for? Buy now! Thank you.
One day, a sick woman reached through the crowd and touched Jesus' robe. He felt her touch and said, "Your faith has made you whole," and she was healed. Ma, am I a bad girl? Bakit mo po sa akin ito ginagawa? Dahil po... Dali lang to, anak. Halika, ituturo ko sa'yo. May gusto kang bilhin online pero mahal? Huwag kang mag-alala. Bisitahin ang jellomart.com. Hanapin ang nais na produkto at bilhin sa murang halaga. Shop now! And welcome back to the Food Buddies! At ngayon makakasama natin ang dalawang graduating communication students mula pa sa Batangas State University Lipa Campus. And let us all welcome Ms. Christine Untalan and Mr. Sal Acuesta. Annyeong! Yasyo! Hi, welcome kayo sa... Upo kayo dalawa. Thank you. Welcome sa inyong dalawa. Nabalitaan ko daw na... fan kayo? K-pop fans kayo ang dalawa? Yeah. Kaya naman we have... Sobra. Kaya naman we have a little challenge para sa inyo. Ang tawag dito ay... Plato-Plato-Pick! Ang Plato-Plato-Pick ay hango sa larong Pinoy na Bato-Bato-Pick na kung saan kailangan lamang makapuntos upang manalo sa kalaban at makaiwas sa consequences ng laro. Ang ating players ay kailangan lang maglaro ng plato-plato-pick at kung sino man ang matalo sa kanila, hindi nila sabihin kung ano man yung nasa table or yung nasa plato. Guys, are you ready to pick? Plato-plato-pick! Plato-plato-pick! Hey. Oh! Mr. Salus, the loser. Loser! I pick this. Lane 4. Wow! Sorry, nice. Nice. I pick this. Kimchi. Okay, next. Plato-plato-pick. Oh my God. You lose, Miss Christie. I pick this. I know that. That's bulgog. Wow. 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 Ano ulit? Bulgogi. Another dish. Another dish. I pick this. It's potato marble. Papatak. Wow. Potato marble. Next. Another next. Round. Plato-plato-pick! Oh, again? My God! Again! That's spicy pork! Wow! Laman mo ka lang, no? Siyempre! Okay, next! We have... I think this... That's fish cake! Wow! Okay, that's what? Plato-plato-pick! Ako pa din? Oh my God! Ayoko na! That's pickled cucumber. Pipino! Uy! How sure are you? 100%. Okay. Na-pick ko na ba to? Oh, that's it. I pick this. That's japchae. What? Japchae? Japchae? Do you know japchae? So yan! Pero na ba? Pero na-pick na ba lahat? Yeah. Feeling ko naman, nasabi ko na. Ang ating winners ay si Rosel. At dahil dyan, Christine, hindi ka kakain for time. Hindi. Pero anyways, after nyo ba gumraduate ng college, may balak ba kayong mag-business ng ganito? Since both of you are K-pop fans. Actually, ako kasi, hindi ko talaga nakikita sarili ko having a business. You know, kasi takot ako na
baka malugi. I'm afraid na baka malugi siya or hindi siya mag-trend katulad ng ibang business. Pero since ngayon kasi may tinitake kaming subject na communication management and entrepreneurship, parang nahihikayat na din akong subukang magnegosyo. So I think yes, malay natin, banda-banda riyan, di ba? Mag-franchise ako nitong Sound Group sa Express and then Dine and Play. Uy, alam mo, totoo nga yung nabasa kong quote na a person's interest is being influenced by the thing that surrounds him. Saan mo naman nabasa yan, Amy? Ay, B, dun sa script na ginawa ni Direk Clark, oh, yan. Uy! Oh my God. Oo nga, no? Pero may karuntong patong lines mo. Kaya totoo talaga na? Kaya totoo talaga na posibleng ayaw natin ngayon sa bagay na yun. Pero once na may encounter tayo na makakapag-enlighten sa atin, pwedeng mabago pa na loob natin. Tama. Yes, tama. Ikaw, Russell, as a communication student, na malabawa, may negosyo, ano yung way mo para mapalago ito? Sa palagay ko, mas mapapalago ko ito sa pamamagitan ng dalawang bagay. Una, dalawa. Dapat masarap yung produkto mo. Tama. At pangalawa, dapat gamitan natin ang social media marketing. Kasi halos lahat naman, di ba? May social media na ngayon. Yes, totoo. Totoo yan. Actually, ang dami ng negosyo na umuusbong at umuunlad at nagiging successful dahil sa online platform. Tulad na lang na isang business owner na nakilala namin sa barangay Sabang ni Pasiti, Batangas. Di mo akalain na sa simpleng puto ang magiging top trending kapanin sa Batangas. Kahit, di ba, lockdown ng buong bansa. Roll, BTR! Hello, hello, hello! Narito tayo ngayon sa Lipa City, Batangas! Nabalitaan ko nga na meron daw ditong sobrang sarap at sobrang fluffy, sobrang cheesy na puto. Magandang umaga mga ka-food buddies, ako si Lowie Chavez at samahan niyo akong tikman ang napakasarap at patok na yung puto dito sa Lipa City, Batangas. Sama-sama nating alamin kung paano nga ba nag-boom ang top trending puto ng Eggsy sa kabila ng kinaharap na pandemya. Kung nais mong matutuhan ang sikreto at tamang diskarte, ay tumutok ka lang dito sa Food Buddies. Pag-usapan natin yan. Good morning! Good morning, Kuya. Psst! Smile! Paano mag-smile nang walang kape sa umaga, Kuya? Mag-install ka kasi ng The Station app. Wait, i-order kita. Ano bang gusto mo? Brewed o flavored coffee? Cappuccino! Gotcha! Basta sa akin, brood that. From the station to your home. Start your day! Pa-deliver na! Oh, ito guys, may kwento ako sa inyo. Alam niyo ba na meron akong kapangyarihan? O ano yun? Oh, telekinesis! Yes! Alam ko yan. Ako naman. Ang kapangyarihan ko? Apoy! Family! Oh, ano sa'yo? Ikaw naman. Kaya kong mag-teleport in just once na. The station! Iba talaga. Imagination at energy. Kasama ang the best coffee of the station. What's up? Narito tayo ngayon sa Lipa City, Batangas upang matikman at matuklasan kung paano nga ba naging top trending puto ang Eggsy sa kabila ng napakatagal na lockdown. Pero bago yan, may tanong muna ako sa inyo. Anong puto ang maingay? Ano? Edi, paputok? Hindi. Anong putong magaling mangopya? Ano? Edi, puto copy. Hindi, lasta. Anong puto ang napakasarap at fluffy na cheesy pa? Ano? Eggsy! Ang pangalang Eggsy ay nagmula sa pinagsamang egg at cheesy. Ito ay mula sa ideya ng mag-asawang Jessa at Ramuel Rapsing. Ang Eggsy nagsimula ito nung pandemic, nung ECQ. Sinasabi nga ito yung business sa pandemic proof kasi hanggang ngayon, nag-exist kami. Nagsimula sa Midnight Craving nung ECQ siguro mga May ng gabi, nagsimula sa midday craving, then wala akong specific na molds ng puto na maliliit. Ang nasa akin lang yung sa cake na malaki, molds ng cake.
So ang ginawa ko, maraming cheese doon at maraming salted egg. Nilagay ko sa isang sa mold na marami, kasi mahilig ako sa salted egg at saka cheese na pag pinagsama mo, talagang ako ay parang inganyong-inganyo talaga sa puto ever since. So nagsimula sa doon, then one time na gumawa ako noon at maraming nagustuhan siya ng nanay ko at ng tatay ko. And sinabihan si tatay ko na i-post mo sa online, sa Facebook. And then simula nung na-post namin ito, ang dami nag-how much sa comment section. Sunod-sunod yon. Tinatanong nila, how much po ito? Pwede po bang umorder? Which is, hindi naman kami nagpapa-order nung time na yon. For personal consumption lang, natuwa lang kami parang proud kaming i-share sa ano. Which is, naisip din ng nanay ko na bakit hindi natin itong gawing negosyo. Wala kaming pera nun. ECQ, walang mga trabaho. Ang nangyari, yung ka-sister ko, meron siyang halagang 5,000 pesos, pinahiram nila sa akin, sa amin. Then yung 5,000 pesos na yon, dun kami nagsimulang bumili ng materials at ingredients para doon sa puto. The next day, ayun, nagsimula na kami mag-order sa online via Facebook, using Facebook talaga. Then kumalat na sa hanggang Rizal, Batangas, Cavite. Then meron kami mga riders na nag-deliver. Sa online lang, sa bahay lang kami dati noon. Ang feedback sa amin, mostly siguro sa satisfaction rate ng product ko sa mga naging customer ko, siguro 97%. Sa lahat naging customer ko, 97% yung satisfaction rate. So, naging advantage sa amin yun kasi nakita namin na yung produkto namin is talagang nagugustuhan ng tao. And then, advantage din, sabi ko, malaki yung engagement niya sa Facebook, sa online world. Bakit hindi ko ipalaganap, hindi ako magtayo ng physical store? Maraming pagsubok specifically yung delivery. Marami kaming naging bad reviews because of delivery lang. Hindi dahil sa product kundi sa delivery. Because yung box namin na ginagamit before is dito lang sa tabi-tabi namin kinukuha, manipis yung box. So ang tendency kapag diniliver siya ng rider ko, yung box niya nayuyupi. So pumapangit yung tsura ng puto, dumidikit na sa karton. And then, isa pa yon. And then yung delivery, minsan sa dami ng demand ng order, nalilate yung delivery, nagagalit si customer. Hindi sila nagagalit sa product dahil hindi masarap, nagagalit sila kasi late yung delivery. Hindi namin na-deliver yung ibang customer for Christmas because of sa dami ng demand. Before is yun nga, nabibili lang namin dito sa mga supermarket sa tabi-tabi dito sa atin sa Lipa. And then one time may nagme-message na sa amin, maraming nang nagme-message sa amin ng mga manufacturer ng box. And then nagpadala kami ng mga sample kung ano yung kailangan namin sa negosyo na makapal. Kailangan kasi makapal, sturdy, yung pag nainitan, yung loob hindi siya lumalambot. Yun ang kailangan namin para packaging. And then yun, may naging manufacturer kami na success naman, nagbigay siya ng magandang quality ng packaging.
And then yun, kung makikita mo yung box namin, very sturdy, pero matigas. Magandang umaga po. Bili ko sana ng itong mix variant 4-in-1 for it. Yes. 3 to 5 minutes po, sir. May nagtang po namin yun. Okay. Hindi ako tumatanggap ng franchisee because ang concern namin, marami kasi consequence sa franchisee. Number one is yung quality of product. Ayaw namin na ma-sacrifice. Marami kasi dito, marami rin kasing business na, food business na hindi nagpapa-franchise. So, siguro ganun din ang gagawin namin. Ang amin lang is branch out. Nasa amin talaga. Kasi, yung product kasi namin, kailangan iserve mo siya ng mainit. Hindi sa pwedeng iserve ng puto na malamig. Di ba kalimitan sa puto malamig? Sinuserve. Kailangan kasi pag ibinigay mo, kung hindi nyo ma-receive ng mainit, money back guarantee. Pwede nyo ibalik. O kaya ibalik nyo yung, babalik namin yung pera mo. Here's your order, sir. 41 bits pa. Thank you, sir. Thank you, sir. Handmade puto made fresh tea. What about kind experience and joy feels from number 7? Yun ang difference ng puto na kanin at puto na wheat flour. Kasi ang ginagamit namin is wheat flour. Pag kanin kasi maraming consequence ka na pwedeng ano sa kanin na rice puto. Nang una sa rice puto, kailangan i-consume mo siya within the day kasi minsan napapanis talaga yun eh. And matigas, tumitigas yung puto na kanin. Which is contradict dito sa puto na wheat flour. Fluffy siya. Pag nirehit mo siya, kung ano yung time, kung ano yung quality nung na-receive mo siya dito sa store, yun pa rin yung quality niya pag nirehit mo siya. At saka tumatagal siya ng almost 3 days sa room temperature, sa chiller is 5 days. 1 week almost. Meron na kami ano, meron na kami sa Lucena, meron dito sa Lipa ito. Meron na kami sa Calamba, Cavite, and then mag-open kami sa Rizal and Alabang ngayong June. Sa bawat branch, nagre-range sila ng 150 to 200 max puto. Kasama pa yung mga ibang product. Yung ibang product. Ang bestseller namin talaga is yung salted egg kasi yun din yung una namin produkto. Ang amang product is same price lang. Meron kaming single variants. Lahat ng price nun, same lang. Pipili ka lang kung anong gusto ng flavor. Then saka nag-iiba lang dun sa mixed variant na apat yung flavor sa isang box. 482 yun. Yung single variant, 398. Kahit anong flavor ang piliin mo dun. Sa palagay ko, because of madaming, sa sobrang daming toppings, kaya gusto nila. And ang tao, napansin namin, sa 2 years namin dito, napansin namin, ang customer namin is mostly matatanda. Yung mga edad na. And tingin ko kasi, siguro, ang reason, ang puto kasi, nung unang panahon, ang puto talaga ang cake nung unang panahon. Walang cake talaga ng mga gold, yung malalambo. Yung cake na natin ngayon, pinapcake talaga ng unang panahon is puto talaga. So tingin ko, yung mga may edad ngayon, nanonostalgic sila sa puto. Tapos sinamahan po ng maraming toppings, nagbumuka tuloy siyang cake. Ayun, at saka masarap yung produkto namin talaga. Ang maipapayo ko lang sa mga young entrepreneur, siguro ano, maging curious sa lahat ng sa bagay-bagay kasi
ako ay nagsimula sa curiosity nung binubuo ko to. Na-curious ako doon sa Facebook advertising. Then inaral ko siya nung una, hindi ako marunong. Then inaral ko sa ako na 'yung nag-a-ads. Ako 'yung nag-ano ng technical sa advertising. And then isa pa, ano, sa una talaga mahirap maging masipag at matiyaga talaga. Kasi ay kapag hindi mo sa in-apply 'yung kasipagan at katiyagaan, ay hindi talaga ikaw mag-grow. And number isa pa 'yung magtiwala ka sa produkto mo. Magtiwala ka. Kasi pag wala kang tiwala sa produkto mo, hindi mo yan ma-execute na maayos. Number one. Ayun. Tsaka yung diskarte. Isa pa yung diskarte. At saka dapat, kung ano yung in, yung in ngayon, kaya mga online presence, dapat maki-in ka din. Yung mga reels, mga TikTok, maki-in ka din. Kasi hindi na mawawala yun sa circulation natin, yung mga ganyan, yung online. Kaya dapat hindi ka pa backward, lagi pa forward. Although yung traditional na magtatayo ka ng physical store is effective din, pero mas effective pag pinagsama mo ang traditional plus online. Magbo-boom yun talaga. Wow naman, BJ Lowy, nakakaingit ka naman. Hindi mo ko sinama sa EDSA. Hindi, sa susunod, isasama na kita. Sige ha, oo. Sabi mo yan. Yeah. Anyway, ating balikan si Christine at Rosel para sa usapang puso sa puso. Ayan, Christine at Rosel, komento ng ating netizen mula sa ating Facebook page. Ano ang iyong mararamdaman kung malaman mong ipinagpalit ka ng ex mo makalipas ang 3 araw ng official breakup nyo? Ikaw, Rosel, ano yung gagawin mo kapag nalaman mo na ganun nga? Para sa akin, wala. Wala? Bakit? May boyfriend ka ba ngayon? Actually, meron akong boyfriend. Ilang years na kayo? 5 years. Wow! 5 years! So, ganito, ilagay mo yung sitwasyon mo dun sa 5 years kayo, di ba? What if lang ha, na after ng official breakup nyo, sinayang niya yung 5 years, tapos after 3 days, nalaman mong ipinagpalit ka agad, ano yung mararamdaman mo? Siyempre, mararamdaman ko. Masakit, siyempre. Dahil mahal ko yung tao. Tapos pinagpalit na lang ako bigla. Sinayang niya yung 5 years na yun. After nun, anong gagawin mo? As in, yung girl ba ay pupuntahan mo, susugudin mo? Para sa akin, wala na. Wala kasi, na. Iniwan na ako eh. Ba't ko pa siya kakabulin? Ah, parang sarili, parang i-reserve mo yung sarili mo sa tamang tao. Diba? Yun yung pinopoint mo. Marami pa namang iba dyan. Oo. Hindi lang siya. Hindi lang sa kanya naikot yung wife. Last question. Diba 5 years kayo? Tapos sabi mo, i-reserve mo yung sarili mo para sa mas better na tao. Paano yung process na gagawin mo para makamove on? I-delete ko yung mga pictures namin. Tapos mga convo. Ayun. Tama ka naman, di ba? Yung mga memories dapat. Kasi yung mga magulang niya, kapatid niya, wala na akong communication sa kanila. Para tuluyan ko na siya makalimutan. Eh, paano naman kasi Christine, ikaw Christine, ano yung mararamdaman mo? Or kahit advice sa mga nanonood na sa atin? Depende kung anong dahilan kung bakit naghiwalay. Kumbaga, pag yung tipong halimbawa naghiwalay kami kasi may mahal na siyang iba, hindi lang sa akin, wala naman tayong magagawa sa mga taong ayaw na sa atin. Alam nga naman ipilit natin, di ba? Bisa, doon madaling mag-move-on. Ay, acceptance is the key. Yeah, to be love yourself. Love yourself. Yun lang. Ikaw, BJ Lowy. Ikaw, halimbawa, put yourself on that situation. Well, mapapakain ka na lang ganun. Magbabalik po ang... Ano? Wala. Mapapakain ka na lang ng...
Sanghyuk Express Dine and Play. Wow. Siguro ako, based on my experience, agree ako. Based on my experience? Totoo talaga, naranasan ko yan na tagal lang pinagsamahan namin, pero pinagpalit ako in just 3 days lang. Siyempre, masakit. 3 days effect. 3 days effect. Di ba dapat 3 months Seven. Rule yun? 3 months rule, babe. Yun, naging 3 days. Yun. Ako kasi ang ginawa ko nun, in-stock ko yung si ate mong girl. Mm. Pagka-stock? Pagka-stock ko, feel ko, mas maganda naman ako. Pero ano, hindi naman mawawala yung babalik-balikan ko yung mga conversation namin, mga memories, mga pictures, hanggang sa kagaya nga na sinabi ni Christine, acceptance is the key. Pero yung process, sobrang tagal. Pero yun, hindi ganun kadali. Oo, lalo na kapag tin-treasure ko talaga yun. Minahal ko yun eh. Tapos biglang, agad-agad, 3 days, pinagpalit ako. Parang ang bilis ko palitan. Hindi ko lang matanggap yung part na yun. Pero yun. May part kasi na, minsan kasi, along the way, nakaka-move on na siya sa'yo. Oo. Pero ako din. Bakit ganun, di ba? Kami, pero parang nag-move on siya. Alam mo yung... Parang, ang hirap kasi... Sige, okay. BJ Louie. Kaya mo yan. So, yun. Siguro nga ay... Yun, sa mga nanonood natin, siguro yung may papayo ko lang sa mga ganyan, acceptance is the key. Hindi madali yung process, pero mapagdadaan at mapagdadaanan pa rin yan. Just let it hurt. Kasi dyan ka mag-heal. Oo. Damahin mo yung sakit. Yeah. Oo. Hanggang sa feel mo wala na, kaya mo na, kaya mo nang wala siya. Hindi lang yan unti-unti. You still need to have that mindset, di ba? Na kahit broken tayo, bagsak tayo, uh-oh, you still need to lift up yourself. Kasi wala naman tayo, wala naman makakatulong na ibang tao sa atin, kundi sarili natin, di ba? Nandiyan din yung ano, yung magkaroon ka ng time para sa sarili mo. Yeah. Mahalin mo ang sarili mo. Lumabas-labas ka, mag-express ka dito sa barangay, ano? Namunga. Sa Rosario, Batangas, taga legit. Ang sarap dito, promise. Nag-endorse. Pero yun. So, yeah. Acceptance is the key. Damahin mo yung process. Yun lang. Maraming salamat, Christine at Rosel, sa pagsama sa amin ni BJ Louie para sa isang makabuluhang chikahan. At maraming salamat din sa ating mga manonood sa pagsama sa ating napakasaya at napakasarap na chibugan. Hanggang sa muli, ako si BJ Louie. At ako naman si BJ Amy. At kami ang inyong Ka-Food Buddies!